Yo, what's up guys? Magandang araw po sa ating lahat. At ito po si Kahardot, nagbibigay sa inyo ng pagpupo guys sa araw na ito. Ngayon ako ay nasa loob ng isang maliit na room dito sa aming ginagawa. At ipakikita ko sa inyo kung paano isanding ang wall para sa magandang resulta ng pagpipintura. Hindi man po ako perfecto, ay ito po ang impormasyon na ipadadala ko sa inyo ngayon mga kahardot. Miga love shoutout po sa inyong lahat at shoutout muna sa asawa ko kay Melodyne Pasina ng Gabon, Kalasyao, Pangasinan. Mami, I love you. At sa lahat ng subscriber ko at magsusubscribe pa, sana huwag niyo naman po kayong mananawa at ipagpatuloy ang suporta sa aking informative content na ito. At ito ay tungkol sa preparation ng wall para sa magandang apply ng pintura sa paggamit ng mga sanding paper, may holder o wala. Yun. At ito guys, tingnan ninyo kung paano isanding ang wall. Guys, ang wall na ito ay na-apply na ng coating, kaya na partial sanding nila yan. At binabalikan lang nila yung mga party na medyo may mga bukol o umbok pa. Dapat ay pantay na pantayan, at ang sabi ko nga, para sa magandang resulta ng pintura, kailangan maayos ang pagsasanding ng wall. Para kaya nga nag-apply tayo ng puti para yung mga bako-bako ay mapilapan. Yun ang purpose naman ng puti nun. At itong pagsasanding ay napakahalagang parte ng pagsipintura. Ayan nga, at gumamit ng mahabang may handle para maabot yung itaas. Itong isa, gumagamit niya ang may handle. Maganda po yan sa mga mabababang trabaho. Dapat po yung handle na ganyan. Kahit wala kang kapon din, magagawa mo ng maayos ang pagsasanding na ito. At itong handle po, ang patuloy nilang gawain ito. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan mong gumamit ng may handle para hindi mo na gamitan ng scaffolding kung kinakailangan. Kung meron kang ganyang mahabang handle, yan ang purpose niyan. At abot na abot yung itaas para maganda ang pagkakasan. At ito guys, tingnan ninyo at mapapansin nyo naman, ayan, medyo anuhin nyo ng kamay, nawala na yung bukol-bukol niya. Medyo himas-himasin nyo lang para mapansin, makuha nyo na wala na yung mga bukol. Yun ay, kasi hindi mo mapapansin yan, dalawang coating ito mga kahardot ang i-apply dyan. First coat and second coat. Ayan, at tuloy naman
ginamitan naman niya ng pure sandpaper na walang handle para ramdam na ramdam niya yung mga bukol. Kaya ganun, yan ang purpose niyan. Mga kahardot, pagka maayos ang pagkakasanding mo, napakaganda ng kalalabsa ng pintura. Kaya yan ay, yan ang final na niyan. Ginamitan na niya ng sanding na walang holder para lapat na lapat at ramdam ng pintor kung saan yung nakaumbok o saan yung kailangan pang kiskisin para pag-apply ng first coat ng pintura ay nasa maayos. Yun ang isang kategorya ng painter na kanilang nalalaman. Yun guys, maraming salamat at makita nyo nga kung paano ang preparasyon dito sa wall na ito. Ayan. Sasanding mong mabuti para maganda ang pagkakapintura. Kailangan mong gamitin ng mga sanding type of material kagaya nito. Gaya nito, ito, pagka hindi mo naabot, yan. So, abot mo dun sa taas kahit wala kang scaffolding. Gamitan mo ng may handle. At sa ibaba naman, ito ang ginagamit. Ayan. At ito yung naipakita ko dun sa isa kong vlog kung paano lang ito ginagamit. Napakasimple, pero napaka-useful. Yan. At magandang preparasyon ng pagsasanding ay magandang resulta ng pagpipintura. Yun. Guys, maraming salamat sa panonood ng video ko sa kaunting, sa simpleng video na ipinakita ko ito sa inyo. Sana ay kapulutan yung idea kung paano pagandahin ang wall, ang pagpipintura ng wall. Gumamit isanding na mabuti pagkatapos lagyan ng puti, isanding na mabuti, parehas ang pagsasanding para maganda at maging pantay ang pintura, ang kayarian pag napinturahan. Ayan ang simple video na pinakita ko sa inyo, ang preparasyon kung paano maging effective, kung paano maging effective ang inyong wall paint. Ang pagpipintura ay nasa magandang preparasyon, magandang apply ng puti para parehas, then gamitan ng sanding with holder, yung styrofoam na sandpaper na pinakita ko nung nakaraan, at gumamit ng may handle na sanding. Yan. Ito, may handle ito. Kahit hindi mo na gamitan ng kahit wala kang scaffolding, pwede mong maabot yung gamitan. Yun lamang mga kahadot, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa video kong ito, mega love shout out po sa lahat. At lagi sana tayong pagpalain ng ating buong may kapal sa ating mga gawain na ito. Mabuhay, good luck, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!